Alright, so yun po mga ka-discover, welcome po ulit sa ating channel, Market Discovery, no? So ngayon, ituturo ko sa inyo mga ka-discover kung paano ba i-test itong oil sending unit, kung tawagin nila, oil pressure sensor, no? Marami silang tawag dito. Alright? Pero dito sa ating owner's manual, ayan, kapag ka umilaw to, ang nakalagay dito, oil pressure indication lamp. So nakalagay dito, kapag ka umilaw, contact the nearest authorized Mitsubishi dealer. Dito kasi sa owner's manual, mga ka-discover, wala siyang tutorial or wala siyang sinasabi kung paano mo malalaman kung sira na to or hindi, no? Kaya para sa inyo mga ka-discover, tuturuan ko kayo kung paano i-check to, kung buo pa or hindi na. Pwede niyong i-share sa kanila ito mga ka-discover. Alright? So itinuturo ko sa inyo ito para hindi kayo magastusan ng malaki. Ito po ay yung oil pressure switch, no? Kapag on ng susi, iilaw yung sa dashboard yung kulay pula, then kapag ka-start, mawawala na siya. Pero kapag yung oil pressure indicator lamp, no? Kapag in-start nyo sa kanyo at hindi nawala, so ibig sabihin, merong problema. Ngayon, kapag ginagas nyo naman, mga ka-discover, biglang nawawala, then kapag bitaw nyo ng accelerator pedal nyo, bumabalik, merong chance na oil pump down, no? Kasi nga, humihina yung pressure. So, syempre, mas mahal yun, mga ka-discover, kapag doon kayo nag-focus kaagad. Kasi nga, dadalin nyo yan sa talyer or kung saan man, itetest po nila yan. Kapag nag-blink-blink, mga ka-discover, kapag ginagas nyo, no, doon lang siya nawawala, tapos bumabalik. Doon sila nagbabase sa oil pump. Pero, mga ka-discover, eto, basic muna tayo. So, dito muna tayo mag-check doon sa oil pressure sending unit. Alright? Para matest natin kung buo pa siya, gagamit lang tayo ng multi-tester. Ayan. At saka hand pump. Ayan. Pwede ring air compressor kung meron kayo. Tapos syempre mga ka-discover, eto, lalagyan natin siya ng pinaka-supply ng hangin. So pwede nyong gamitin to mga ka-discover. Ayan. Kapag meron kayong bomba ng bike. Tapos ilagay nyo lang itong pinaka-pito na yan. At itatapat nyo dito mga ka-discover. Syempre dapat walang lalabas na hangin. So ngayon, meron ako ditong binili na pinang te-test ko, no? Kukunin natin itong mga gamit niya, no? Ayan. Para mas madali nating matest itong ating oil sending unit. So pwede nyo ilagay ito mga ka-discover, ganito. Ayan mga ka-discover, no? Tapos pwede nating ilagay ito pang hangin dito. So bahala kayo kung paano nyo didiskarte yan. Basta lagyan nyo lang ng hangin na walang lalabas na hangin, ano? So ngayon, dahil meron na tayo, ayan, testingin ko lang mga ka-discover. Ayan o. Hawakan nyo lang dito kasi ilalabas niya yung hangin eh. So mapapansin nyo mga ka-discover, yung bomba natin, ayan, nagkaroon siya ng... Tapos mga ka-discover, pagka-renilis ko, ayan o. Ayan, bumabalik sa zero. Alright? So ngayon, lalagyan natin siya ng continuity. No? Iko-continuity test natin siya. Yung merong sounds mga ka-discover, ayan o. Ayan, naririnig nyo mga ka-discover? Oh. Ngayon, kapag linagay natin to, ito wala po itong polarity, no? Kahit alin yung ilagay nyo. So, dito yung black, dito yung red, ayan. May tunog siya, di ba? Ayan. Ayan, naririnig nyo, tumutunog mga ka-discover, no? So, ngayon, lalagyan na natin siya ng supply na hangin. Ayan, naririnig nyo mga ka-discover, di ba may beep siya?
So, linagay ko na yung ating multi-tester, tapos yung kanyang pinaka-supply ng hangin, ayan. Kapag ka ito, binomba ko, no, linagyan na natin ng hangin, kailangan mawawala na yung tunog. Alright, papakita ko sa inyo. Ayan. Kung mapapansin nyo mga ka-discover, oh, nasa 30 PSI na, hindi siya nawawala yung tunog, yung beep ng multi-tester. Ayan, so i-release natin yung hangin. Ayan, so nawala na siya ng supply ng hangin. Alright, so yung mga ka-discover, dumating na yung nabiling oil sending unit. Ano? So replacement lang to mga ka-discover, itatry muna namin. Ngayon, pakita ko sa inyo mga ka-discover, yung kanyang, ayan. Tsaka dito mga ka-discover, ayan. Ayan. So maririn nyo, meron siyang sounds. Meron siyang sounds. Ayan. So ngayon, ilalagay ko na lang to dito. Tapos, lalagyan natin ng supply ng hangin. So dapat, mawawala yung beep. So parang kapag ka nag-i-start tayo mga ka-discover ng sasakyan, kapag on mo, nakailaw yon yung indicator lamp. No? Kapag ka umandar na yung makina at nagkaroon na ng hangin, mawawala na yon. So ganyan din dito mga ka-discover, kapag napasukan na siya ng hangin, no? Mawawala na yung sounds niya. So ngayon itatapat ko sa butas. So kailangan mawawala yung tunog. Oh, pakinggan niyo mga ka-discover, tahimik lang ako. Ayan. So dapat mawawala yung sounds. Ayan, nawala, nakita niyo, di ba? Ayan. So ulitin ko mga ka-discover. Nawala yung sounds. Release ko yung hangin. Alright. So ganun lang mga ka-discover, mag-test ng oil pressure sending unit. Hi. Tapos ito yung luma, ito yung bago, no? So ito mga ka-discover yung replacement, mataba siya. Ito yung original, ano? Okay. Pero parehas lang sila ng thread, mga ka-discover, tinesting ko na siya. Opo, opo, wait lang si tatay. Ayan, no? Tinesting ko na siya, ito yung original, pumapasok dito. Opo, opo, wait lang si tatay. Ayan, mga ka-discover, nagising na yung baby ko, ang ingay ko kasi. Ayan. So, ito mga ka-discover, parehas lang sila. Kaya kung gusto nyo magpalit ng replacement lang, no? Alright, so yun po mga ka-discover. Maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Hanggang sa muli. Marky Discovery. To God, be the glory. Bye-bye! Andali, oh, bomba mo to. Andali, oh. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video. Hanggang sa muli. So yung mga ka-discover, kakagising lang niya. Nagising siya mga ka-discover, nagbablog ako. Alright, so yun po, maraming salamat mga ka-discover. So ganun lang mag-test ng oil pressure sending unit mga ka-discover, no? So kapag ka nasira to, bibili na lang daw ng original. Alright, bye-bye!